So ganito po yung itsura ng mga dahon ng apple seedlings. Ayan. So, ang mga to ay nasisinagan ng araw sa umaga, pero pagdating ng alas 8 ay hindi na sila naaarawan. So nasa lilim na sila. So dito po sa part ng bahay namin na umaga lang nasisinagan, so dito ko siya nilagay para hindi siya malanta pagdating ng tanghali at hapon. So yan. So, ito po ay nasa loob ng isang timba. Ayan. Ayan, sirang timba. So, mayroon tayong apple seedlings na 2, 4, 6, 8. Pati yung dalawa na hindi pa bumubuka yung kanilang dahon. So, yan o. Ayan. So, 8 dito. Then, meron pang isa doon sa baba. So yan po ay direkta ng tinanim ko sa lupa. Hindi ko na siya nilagay sa tissue or tinakpan ng bottle na plastic. So, diretso na siya rito. So yan. So parehas din tumubo siya at lumaki. So yung apple dito, tumubo lahat yung tinanim natin na mga buto niya. Ayan. So, dalawang apple po ito. Tsaka yung maliit na apple natin, ito. So, ay malaki na para. Bali, mahigit 12 inches na to. So, ganyan po yung dahon niya. Itong apple na to ay yung talagang red na red, pahaba na apple. Ibang variety ng apple, hindi gaya nitong nandito, ito ay may pabilog. So ito pahaba na apple na yung kulay red. So pulang pula talaga itong apple na to, kaya iba yung kanyang dahon. So maliit pa lang siya, ganito yung dahon niya, reddish brown siya. So yan. Pwede natin subukan magtanim sa bakuran natin. So, ang gamit kong lupa dito ay binilad ko sa araw muna bago ko siya tinamnan. So, para mamatay yung mga fungus niya. Kasi dati nagtatanim ako, kumukuha na lang ako ng lupa. Pagdating ng stage na dalawa na lang yung dahon niya or dalawa na yung dahon niya, namamatay. So hindi siya nagtutuloy. Hindi gaya nito na ayan, makita natin na may apat na mga dahon na yung ating mga seedlings. So yan, sa susunod na update natin, papakita ko sa inyo kung paano natin siya diligan. So actually ito, hindi naman siya talaga araw-araw dinidiligan. Every other day, dinidiligan natin siya. So salitan, spray sa una, then sa pangalawang araw diligan natin, then sa susunod na araw isprayhan lang natin yung dahon niya. So ganyan yung kanyang proseso para tumubo. So ngayon ay yun yung pinaka effective na nagawa ko, kaya napatubo ko lahat yung buto na itinanim ko. So overcrowded na sila dito. Pero palakihin ko muna sila bago ko sila ilipat isa-isa sa tig-isang pasok. Yan. So yan, ilipat ko rin. Ito lang yung may iwan, itong medyo malaki na apple na tanim natin. Ayan, salamat po sa inyong panunod at pagsubaybay sa aking video. Ayan, kita natin, malusog na malusog yung ating apple. Ayan. So hindi ko alam yung variety ng apple na to, basta alam ko pulang-pula siya na pahaba na talagang wala kang makitang green.
So ito naman Fuji apple yung tatak niya. Itong mga seedlings natin na maliliit pa. Ayan.